Good day. So, ang topic na didiscuss natin for this video is all about wind loads. Pero meron tayong limitation dito sa ating video. So, ang focus nitong tong video na to is to discuss yung calculation ng wind loads sa MWFRS. So, hindi natin madidiscuss yung component ng plan. Tapos, nakafocus lang tong video na to sa section 207B or directional procedure for buildings of all heights. So, meron din siya di lahat ng part ng building of all heights ay madi-discuss natin. So dito sa wind loads, ito yung outline ng process of determining the wind loads. Ito yung basic parameter, kailangan muna natin i-define yung mga basic parameters. Tapos saka tayo magde-design. So, bababa siya dito. Alamin mo kung ano yung, yung structure na design mo. Kung MWFRS ba siya or components of flooding. And after that, pagka nandito ka, baba ka lang dyan. Tapos, check mo lang kung ano yung mga structure mo na din na-design. For example, dito ka sa, sa section 27B. So, ito, de-design mo. Ayan. So, ang focus natin dito sa video na to is MWFRS, tapos itong building of all heights. So, first, discuss muna natin what is MWFRS sa buong sinigadin. So, dito, meron tayo dito yung MWFRS. So, assemblage of structure elements assigned to provide support and stability for the overall structure. So, the system generally receives wind load from more than one surface. So, basically, ito yung main frame nyo. Ayan. Tapos, meron tayo dito components and cladding. So, these are elements of the building envelope that do not qualify as a part of MWFRS. So, ano ba yun? So, example of components are include fasteners, purlins, girts, stud, roof, decking, and roof trusses. So, ito yung mga components. So, kapag de-design kayo ng frame, ito dito ay papasok. Then, kapag ka mga roof truss, purlins, ito yung gagamitin yung design kapag ka sa wind load. Ayan. Punta tayo dito sa enclosure classification. So, importante kasi ito dahil na kapag nade-design kayo sa main reinforced resisting system. So, meron tayo tatlong enclosure classification. Building open, partially enclosed, tsaka enclosed. So, ano ba yung yung difference between enclosure classification? So, sa building open, kailangan yung area open na magre-receive ng external pressure ay greater than or equal to 80% ng area gross. So, kapag na-satisfy niya, ito yung gagamitin na building open. Then, sa building partially enclosed, sabi niya, yung area open that will receive external pressure is greater than 1.1 or more than 10% of the AOI or yung sum of area of opening excluding yung EO. Yan yung first condition. Then, the second condition, kailangan mag-comply siya sa both condition. The total area of openings in a wall that receive positive external pressure exceed 0.37 meter squared. Then, or, may nakalagay siya dito, or 1% of that area of the wall, yan, whichever is smaller. So, compare nyo dito sa dalawa kung ano yung smaller. And the percentage of the opening yan, in the balance of the building envelope does not exceed 20%. So, yung sum of area of the opening excluding AO over yung sum of gross surface area excluding AG. Ano ba AG? AG is the area gross received that will receive external pressure. Ayan. Dapat less than or equal to 20%. So, hindi ka na pwede mag-exceed dyan. So, kapag na-exceed ka dyan, hindi mo na masasatisfy itong building partially enclosed.
Ayan. So, kapag hindi mo na-satisfy ito, itong open, saka enclosed, doon ka na papasok sa building enclosed. Partially enclosed. Dito ka na papasok. Sabi niya, it's a building that does not comply with the requirements for open and partially enclosed building. So, kapag hindi niya na-satisfy, proceed ka dito sa partially enclosed. Check mo to, check mo yan, check mo to. Kapag hindi na-satisfy, dito ka papasok sa building enclosed. So, punta na tayo doon sa ano, sa procedure kung paano natin to compute yung wind load. So, ito yung procedure or yung steps for MWFRS wind loads. Yan. Ito ay para sa enclosed, partially enclosed, saka open buildings of all heights. Yan. So, andito yung mga step niya, kung paano siya no, i-compute or saan hanapin yung mga table. Yan, and so on. So, para ma-appreciate natin yung, ano, yung step na to, so meron akong example dito. An enclosed residential building as shown in the figure. So, ito. It's located at Iba, Zambales, Region 3. So, ito yung location ng ano, nung building na to. Then, on an open flat topography. So, ito yung definition ng ano, nung location. Tsaka yung terrain. So, the wind blows as shown. Ito. Yung direction ng wind. Calculate the wind pressure acting on the walls and the roof of the building using NCP 2015 specifications. So, ito yung mga step na to, yung nakalagay dito, siya din yung dito. Yan. Ito din siya. So, ang gagawin natin, compute muna natin yung, ano, yung occupancy category kasi nga ito yung, ano, yung step 1. So, kasi tayo dito sa yan. Step 1, occupancy category. So, dito, dahil, ano, sinabi niya dito is residential, so, standard occupancy structure tayo. So, lagay ko lang dyan, for standard occupancy structure. Next, punta tayo sa basic wind speed. So, pagdating sa NCP, may tatlo kayong mapa makikita. So, ito yon. Tigi sa lang page to. Itong mapa na to ay dinedefine niya yung ano, yung wind speed based on occupancy category. So ang gagawin mo, pipiliin mo yung mapa based do sa ano, sa building na dinedesign mo. For example, yung example natin, yan, occupancy category 4 tayo, dito tayo sa ano, sa yung mapa na to. For example, you are designing a public school building, so occupancy category 1 siya. Ito yung gagamitin mo mapa. So, in our example, category 4 tayo. So, ito yung gagamitin natin mapa. Ayan. So, yung basic wind speed, ito yung ano, location ng ano, nung ano natin, nung ating building. So, yung bandang Tarlac, nasa 250 kph siya, Pampanga Tarlac. Ayan. 250 kph siya. So, yung bandang western part ng ano ng Philippines dito, part na to, 240. Ito yung region na to. Ano, Zambales. Zambales, Pangasinan. So, 240 siya. So, sa requirement, 240 kph, kinonvert ko into meter per second. Per second, ano na value. Kasi, kailangan natin dito sa value ng velocity pressure ay naka ano siya naka meter per second. So punta na tayo sa step 3. So first wind load parameter is wind directionality factor. So dito ito ay makikita sa ano sa table 207A.6-1. So wind directionality factor dahil MWFRS lang dinidiscuss natin, dito tayo sa 0.85. So, ito yung other ano structure types. Ayan, meron tayong, yan, ito yung equivalent directionality factor nila. So, in this case, 0.85 lang muna tayo. So, then, okay na tayo dito sa wind directionality factor, proceed na tayo sa exposure category.
Ayan. Dito sa exposure category, meron tayo surface roughness categories muna. So, kailangan define muna natin ano yung surface roughness category no, ano ng ating building. Ayan. So, surface roughness B, urban and suburban areas, wooded areas, and other terrain with numerous closely spaced obstruction having the size of single family dwellings or larger. Surface roughness C, ito naman sa C naman, open terrain with scattered obstruction having height generally less than 9 meters. So, this category includes open flat open country grassland. Ayan. Then, yung surface roughness D, so flat unobstructed areas with water surfaces and water surfaces. This category includes smooth mud flats, salt flats, and unbroken ice. Ayan. So, dito, sa description ng ating ano ng ating problem open flat topography yung sinasabi niya eh so naglalayo siya doon sa flat unobstructed so wala naman siyang dinefine doon sa ano scattered obstruction so most likely dito tayo sa surface roughness B. Then, after na, define na natin yung surface roughness category. So, punta tayo dito sa ano? Sa exposure categories. Ayan. So, meron tayo dito exposure B, C, saka D. So, sa exposure B, for buildings with mean roof height less than or equal to 9 meters. Exposure B shall apply where the ground surface roughness as defined by surface roughness B reveals in the upwind direction for rough for a distance greater than 450. Ayan. So for buildings with a mean roof height greater than 9 meter, exposure B shall apply where surface roughness B prevails in the upwind direction for a distance greater than 790 meters or 20 times the height of the building whichever is greater. So basically dinedefine niya yung ano yung surface roughness B do sa exposure B. Sa C kapag ka hindi nag-apply si B and D C yung exposure natin. So exposure D sabi niya ngayon exposure D shall apply where the ground surface roughness as defined by surface roughness D, prevails in the upwind direction for a distance greater than 1,500 meters or 1.5 kilometers or 20 times ng building height, whichever is greater. So basically, yung dinedefine nung ano nung problem natin ay naglalay sa surface roughness D. So most likely malakas yung wind direction. Wind pressure kasi nga wala siyang obstruction. So, open flat topography kasi yung depende sa ating problem. Ayan. So, proceed tayo sa ano sa topographic factor, KZT. So, ito yung ano exposure B. So, ito yung mga sa urban. So, maraming mga ano. Then, ito yung building. Tapos ito yung exposure D, so open flat topography. Ayan, das ito yung ating building, so medyo malakas yung ano yung hangin diyan, then ito meron tayong flat diyan tapos roughness B or C. Pero yung distance niya less than or equal to 180 meter or 20 times ng height ng building. So exposure D tayo. Yan. Topographic factor. So dito, the wind speed up effect shall be included in the calculation of design wind loads by using the factor KZT. So KZT is equal to 1 plus K1 plus K2 plus KT squared. Where K1, K2, K3 are given in figure. Ayun. So ito yung ano yung figure na yun. So dito, if site conditions and location of the structure do not meet all the conditions specified
in the section 207A 0.8.1, then KZT is equal to 1. So, nilagay ko dito 1 kasi nga, first condition niya is hill, ridge, or escarpment. So, dun sa ano, sa description ng ating ano, ating problem, open plot. So, automatic yung KZT natin is 1.0. So, punta tayo dito sa gas effect factor. So, pakita ko pala yung ano, exposure C, topographic modifiers. Ayan. So, ito yung gagamitin yung formula kapag na-meet niya yung requirement doon sa sinasabi. So, in this case, hindi na natin i-discuss yan. So, since open plot topography. Gas effect factor, ayan. The gas effect factor for a rigid building or other structure is permitted to be taken as 0.85. So, kailangan, i-define muna natin yung rigid building doon sa ano. So, since low rise naman siya, so, we can initially consider na, ano, na rigid building siya. Ayan. So, dito sa ano, gas effect factor, sinabi niya ulit dito sa 207A, 0.9.4. So, for rigid buildings and other structure as defined in the section 207A.2, so the gas effect factor shall be taken as 0.85 or yung formula na to. So, pwede natin gamitin itong formula na to. Pero in this case, para masimplify natin yung, ano, yung solution, yan. So, pwede natin gamitin itong 0.85. Kaya 0.85 na lang yung nilagay ko dito. Yan. So, proceed tayo dito sa internal pressure coefficient. So, yung internal pressure coefficient match sa table 207A.11-1. So, this table is for MWFRS and CNC. So, dito, kailangan i-define natin yung enclosure classification. Dito, kailangan define natin kung open building, partially enclosed, enclosed building. So, balik tayo sa problem natin. So, sabi niya enclosed. So, hindi na natin kailangan mag-compute for the number of area open, yan, area gross, and so on. So, dito, enclosed building tayo. Then, all heights. So, positive and negative 18. So, ito yung ginamit ko dito. Ito yung nakalagay doon sa table. So, pagka partially enclosed naman yung building natin, positive and negative 0.55. So, in comparing doon sa value, sa enclosed building, maliit lang yung internal pressure niya kasi nga, konti lang yung hangin na nakakapasok doon sa building. Then, doon sa partially enclosed building, ito, medyo malaki na yung ano na kakapasok na hangin kaya malaki din yung value niya. Then kapag open building, so syempre tagusan lang yung hangin. So nangyari, wala siyang pressure, wala siyang internal pressure. Ayan. So punta na tayo doon sa step number 4, which is velocity pressure coefficient. Ayan, di-discuss ko anong difference between KZ and KH. So dito, makikita niyo yung ano, yung table. So yung Z diyan do sa ano sa KZ, yung Z. Ang definition niyan, that is the elevation from the ground level. Yung height above ground level, yung Z. So dito, ang definition niya ng ano ng KZ ay naka-define base doon sa exposure category. So B, C, and D. So, in our case, dito tayo sa exposure D. So, yung Z natin, so meron siyang fixed value from 6, 7.5, 9 meters, 12 meters, and so on. So, hanggang 150 meters yung dinefine niyang elevation. So, ano naman yung H? So, ito yung H, that is the room mean height. So, compute natin yan. So, yung height of wall,
plus yung height of truss, yung roof, that is 11.527. So, ang gagawin mo, kunin mo yung roof mean height, itong height ng ano, yung apex, plus yung height of wall, divided by 2, solve mo yung ano, yung roof mean height na 9.763 meters. Ayan. So, dito, paano ba natin makompute yung ano, yung for example, yung gusto nating i-compute na wind pressure ay wala dito. For example, ito. Itong 9.763. So, pagdating dito, kailangan mong gamitin ng formula. So, yung formula dito, halos the same lang sila ng formula, itong dalawa. So, pinagkaiba nito, dito sa ano sa Z, less than 4.5 meters, or itong first row dito ng value, yung Z niya dito sa taas, kasi yung formula dito, 2.01, numerator niya is Z over ZG. So, pagdating dito, 2.01, 4.5 over ZG. So, yung Z dyan, phoenix niya na Z, 4.5. So, ano, sabi niya, alpha and ZG are tabulated in the table. Ito nga. Ayan. Linear interpolation for intermediate values of height is Z is acceptable. So, pwede natin ang interpolation. Pero, pwede na din natin gamitin itong formula na to para mas mabilis. So, kailangan lang natin identify yung value ng ZG. So, dito man siya makikita sa table na to. Ito yung ZG. Exposure di tayo, 213.36. Tapos yung alpha natin is 11.5. So, ang gagawin mo lang, compute for KZ, 2.01. So, kapag ang height niya is 0 to 4.5, lagay mo lang yung 4.5 na ano na value dun sa Z. Divide mo ng CG, then raise mo sa 2 over 11.5. Ayan. So, dito, ito yung building natin. 8 meters yung height ng wall. Fix yung, ano, yung velocity pressure dito sa 4.5 from 0 to 4.5, then increasing upward. So, ito yung mga value natin. Alpha, 11.5, ZG, 213.36. Tapos, kinumpit ko yung, ano, yung mga value. So, from 0 hanggang sa roof mean height. So, ito yung height ng wall natin. So, 4.5, 5, 6, 7, 8, tapos roof mean height. So, paano ba natin na-compute yung, ano, yung exposure? So, dito, mag-solve tayo. So, gamit calculator. So, let X be the, ano, the KZ. Tapos, yung formula natin dito, 2.01 multiplied by yung numerator, let A be the Z, and ZG is 213.36 raised to 2 over 11.5. So, ang gagawin natin, na-define na natin yan, then, pindutin natin tong calc. Then, calc. Tapos, tatanungin ka niya ng value ng A. So, lagay mo lang dyan, A is equal to, una, 4.5. Then, equals mo. So, lalabas dyan, 1.13. Ay, sorry, mali ako ng value. 213 to, bakit naging 231? 213, ayan. So, calc ulit, 4.5, ayan. So, yung value natin, 1.127. So, niround up ko na siya para, ano, para, 2 decimal lang tayo. Then, after that, calc ulit tayo, pindutin natin calc. So, 5 meters naman tayo. Press 5 equals, so, 1.46. So, round up ulit, calc ulit. 6 tayo, 6. Ayan, 1.08. Then, calc ulit, 7 naman. Ayan, 1.11. Calc ulit, 8. Ayan. 1.40 na lang. Then, calc ulit. Tapos, i-define naman natin yung roof mean height na 9.763.
So, 1.18. Ito yung ano natin. KZT at exposure B. So, ganun lang kadali yung formula niya in finding the velocity pressure coefficient. Ngayon, kapag ang ginamit mo ay ano, kapag ang ginamit mo ay kapag ginamit mo ay H, so ang tendency niyan, ang na-compute mo ay KH. So dito, ayan. So KZ, kapag ka 0 to ano, 8. Or depende dun sa ano, sa height ng wall. Ayan. Kapag ka H naman siya, KH yung na-compute mo. So dito, from 0 hanggang dito, ang na-compute natin niya is KZ. Pero pagdating dito, ang na-compute natin is KH na siya. Ayan. 1.18. Ayan. So, okay na tayo dito sa velocity pressure. So, let us compute naman for velocity pressure, QZ at QH. So, the definition niya between QZ and QH is the same. So, kapag QZ, that is the velocity pressure at a certain height. So, kapag QH, that is the velocity pressure at the roof mean height. Ayan. So yung definition ng ano ng velocity pressure or yung formula niya is 0.613 kz. So kz is the velocity pressure. Ito siya, kz. Then kzt is 1.0, that is topographic factor. Kd, that is the wind directionality factor, kd 0.85. Then basic wind speed, V squared. So, sabi niya, yung value ng V natin kailangan in meter per second. So, ito, kinumpit ko yung velocity pressure at the height of 4.5. Ayan, so, 613. Tapos yung kg natin dito, 1.03. Then, 1. Tapos, 0.85. Ito yung value na to. Then, yung V natin dito. So, divided by 1,000. Kasi yung sagot niya, sabi niya dito, magiging sagot mo dito ay Newton per meter squared or Pascal. Then, i-define muna natin yung ano, yung QZ natin in KPa. So, yung value natin sa QZ at 4.5 meters is 2.385. So, calculate natin itong 5. So, ito tayo dito. So, ganun ulit. Alpha x be the, ano, be the velocity pressure equals. So, formula natin, 0.613. Oops. 0.613 multiplied by, ang nagbabago kasi yung ano, ating z, ay kz. So, multiplied by A or multiplied by A multiplied by KZT natin. So, since 1 naman siya, hindi ko nilalagay. Tapos, yung ating KD is 0.85. Tapos, yung wind speed natin squared divided by 1,000. Ay, at in-pause ko. Ayan. Pindutin mo yung calc. Ayan. So, tatanungin ka niya na A. So, yung A na lalagay natin is yung KZ. So, dito, lalagay natin 1.03. So, 2.385 yung sagot natin. Then, calc natin ulit 1.05. Ayan. So, 2.342 and so on. So, the same ano procedure lang yan hanggang dito sa ano. So, kapag ka ito sa ano, QZ, QH na siya, kapag ka sa roof mean height, calc, tapos 1.18. So, sagot is 2.733. So, ganun lang yung pag-compute ng ano, ng velocity pressure. So, ito siya. So, dito siya. So, kung makikita nyo, ayan.
So, makikita nyo dito sa ano. So that's yung QC natin sa ano sa wall. So ito siya. So from 0 to 4.5 the same ano pressure siya. Then akyat siya hanggang doon sa 8 meters. So umangat, increase yung ano yung value ng ating wind pressure. So gradually. So proceed na tayo dito sa ano external pressure coefficient. So hanapin muna natin yung coefficient ng external pressure. So discuss ko muna ito yung mga terminologies yan kasi ngayon surface, meron siya windward, leeward. So pagka ganito yung wind direction niya, so ito yung magre-receive ng external pressure. So ang tawag diyan is windward phase. So yung other phase na hindi mag ano re-receive ng external pressure directly is the leeward. Ayan, then ito yung sidewall, that is yung parallel dun sa wind direction. So dito yung external pressure coefficient meron tayo dito surface, windward, leeward, and sidewall. So dito sa windward muna tayo. So sabi niya yung ratio ng ano ng L over B. So yung L, that is the horizontal dimension of the building in meters measured parallel dun sa wind direction. So ito siya yung 40. Then yung B natin diyan is horizontal dimension of the building measured normal to the wind direction. So normal ibig sabihin perpendicular doon sa wind direction, which is 50 meters. Ito. So, balik tayo doon. Oops. Ayan. So, yung L over B, so, kahit anong value niya, so, 0.08. So, 0.08 ang ating windward sa ating CP. Then, punta tayo sa leeward. Sa leeward, so, yung ratio niya, kailangan, so, yung ratio natin, L over B, yung L natin, 40, yung B natin is 50, that is 0.8. So, dito tayo papasok. So, negative 0.5. Then, yung sidewall natin, all values, so, nung ratio ng L over B, negative 0.7. So, that is the wall pressure coefficient. Ito yung ano sa wall lang. So ito yung nasa wall. Then ito naman yung sa roof. Sa roof, ang kino-consider natin diyan is yung mean roof height in meters tapos yung horizontal dimension of the building parallel to the wind direction. So meron tayong ito, roof mean height 9.763. Then yung L natin is 40 parallel yung sa ano yan 40. So yung ratio between ano H over L is 0.244. So dito wind direction normal yung wind direction normal to ridge for angle equal or greater than 10 degrees. So na-satisfy niya yung first condition. So, ito yung gagamitin nating table. So, then, after that, alamin natin yung L over H. So, L over H is 0.244. So, pasok siya dito sa first condition. Then, angle in degrees, that is 10. Ayan, so, 10. So, meron tayong dalawang value dyan. So, 0.7 saka 0.18. Ayan, then, dito, meron tayong leeward. Leeward, negative 0.3. So, 10 degrees tayo. So, ito yung mga sa roof.
So pagdating dito, so meron na tayong ano value nung ating external pressure. So proceed tayo sa design wind pressure. Yan. So magkukumpita tayo ng ano ng wind pressure. Yan. So ito yung ano yung formula niya ng wind pressure defined as P. Yan. P. Define as P siya din. P is equal to Q. So, yung Q natin nakadepende doon sa tatamaan ng ano, ng ano. So, pagka Q, sabi niya, pagka Q is equal to QZ. Magiging QZ siya kapag ka windward walls. Yan. Ito. Yung Q natin dito, magiging QZ kapag ka windward. Ito, windward. Then, yung Q natin, magiging equal sa QH kapag ka leeward tsaka roof. Yung, ano natin, yung ating value dito. So, sa Q na to. So, pinag-usapan natin dito muna is Q. So, dalawa yan. So, una, pag windward walls, ang Q natin equal sa QZ na kinumpit natin kanina. Pero kapag ka leeward tsaka roof, yung Q natin is equal to QH. Ayan. So, mamaya didiscuss natin kung paano ba nangyari yung Q. Paano bang QZ tsaka QH. Tapos, meron tayo dito, G. So, that is the gas effect factor. Tapos, CP, that is yung ano yung kanina ito mga external pressure coefficient CP. So iba yung ano GCPI sa GCP. So ito gas effect factor yung CP that is the external pressure coefficient minus yung QI. So may condition ulit yung QI. Si QI ay equal sa QH sa mga windward walls, side walls, leeward walls and proof of enclosed buildings. Ayan. So, yung QI natin is equal to QH. Ayan. So, in our case, yung QI natin is laging QH. Ayan. Multiplied by GCPI. Ito. Positive tsaka negative. So, dalawang value yung magiging sagot natin. So, una, positive pressure. Positive pressure meaning explosion or burst yung burst ng ano ng hangin sa loob. So pagka ano kapag ka negative dito so parang ano implosion o yung pagsak ng ano ng hangin doon sa mga walls. So let us compute na sa ano doon sa design of pressure. Design wind. So, ang ginawa ko, nilagay ko na siya sa isang table. Ito yung una nating ano, elevation. So, yun KZ natin, nakabit natin KZ. Ito yung QZ. Tapos, meron tayong tatlong bagong column. So, una dun sa windward. Sa windward, kupitin natin yung value ng ano ng P. So ganito siya. So Q. So kapag ka, ano walls ang ano natin, so wall tayo, wall. Pag windward, ang value ng Q natin is ito. Windward. So ito yung Q natin. G natin is 0.85 gas effect factor, then yung CP natin dito is 0.8, positive 0.8 dito. Ito siya. Minus QI. So, ang QI natin is equal to QH for walls. Ayan. QH. So, ayun. Compute natin. Kung paano ba nakuha itong 1.103. Ayan. Compute natin. So, let X be the wind pressure.
Then, Q natin, let A be the Q, Q natin, doon, sa unang formula. Then, gas effect factor, the same lang siya, 0.85. So, balikan natin. Ang A, tapos 0.85 multiplied by this is a CP. Yung kasunod, CP, no? So, yung CP natin, variable B na lang muna. Kasi nag-iiba yung CP natin. So, iba yung CP ng ano, ng wall, iba yung CP ng ano, ng roof. Pati yung, iba yung CP ng windward, sa leeward, saka sa side. So, yun. So, minus, ang ating QI is equal to magiging QH sa lahat ng ano ng kahit ano dito. So minus 2.733. So the same na lang siya. Then nag-iba kasi itong GCPA natin. So kasi positive tsaka negative. So in this table ang GCPA natin is plus 0.18. So yung table na to naka-focus lang sa plus 18. So fix natin ito sa C. Kasi nag-iiba yung ano natin eh. So ito variable natin dito A, that is the Q, yung ito, yung B natin, that is the CP. Then yung C natin dito is the GCPI. Ayan. So calc natin. Calculator, tanongin kayo yung value ng A. Ano ba yung A natin dito? So, yung A natin dito is 2.385. B natin is 0.8. C natin is 0.18. So, yung value natin is 1.12986. So, 1.130. So, round up tayo. Calc ulit natin. Calc. So, ito. QZ natin is 2.432. B natin the same na 0.8. C natin is 0.18. That is 1.162. Calculate natin 2.501. B natin the same pa rin. C the same 1.209. Ayan. So the same ano procedure doon. So pagdating sa leeward, ang pinagkaiba nila ni windward sa leeward, yung value natin doon sa ano sa Q is equal doon sa roof min height or yung 2.7. So calculator natin, calc 2.733. Ito na yung A natin. So kanina 2.385. Tapos tanong ka ng B. So, yung B natin, that is our CP. So, sa leeward, ang value is 0.5. Then, yung C natin is 18 pa rin. 0.18 pa rin kasi the same pa rin yung ano, internal pressure. So, negative 1653. So, since ang ating leeward ay hindi nakabase sa height, hindi nakabase sa QZ, so nakabase siya sa ano sa QH. So yung value natin sa lahat ng ano ng leeward is the same. Kaya dito makikita niyo sa figure, yung leeward part natin is the same value. Ganun din sa side. So sa side, ang pinagkaiba ni side sa leeward is yung CP nila. Yung CP kasi dito is point negative 0.7. So calc natin ang Q natin diyan is 2.733. Ayan. Then B natin is hindi na negative 0.5 kundi negative 0.7. Then sa C natin is 0.18 pa rin kasi ano nasa ano tayo positive. Ayan. So, ang value natin is negative
2.118. Yan. So, the same procedure lang do sa roof. So, pinagkaiba na yan, no, ni leeward side is the CP. Pero yung ano natin, Q natin dito is the same pa rin ng ano ng value. Q is equal to QH. So, okay na tayo sa mga value kung paano na solve. So, doon naman tayo, this is ano, explosion. Sabihin, yung internal pressure is towards dun sa wall. So, ito yung ano, then yung sa negative naman, so negative. So, ito naman yung negative. So, ang pinagkaiba nila is the value of this one. Value nito. Ito lang pinagkaiba nila. The same procedure pa rin. So, sa windward, iba-iba yung value. Sa leeward, peaks. Sa side, peaks. Ganun din sa roof. Pero ang value ng GCPI natin is 0.18. So, the same value pa rin. So, calculator natin. Paano nakuha yung 2.114 alpha x is equal to gamitin natin formula natin kanina. So calc 2.385 yung b. So b natin dito is 0.8 pa rin kasi windward tayo. Windward 0.8. Then, yung C natin dito is negative 18 na. Kasi ang pinag-usapan natin is implosion or yung internal pressure natin nasa pahigop or suction. Ayan. So, negative 0.18. So, equals lang natin. So, isagot natin is 2.11374 or 2.114. The same procedure, calc lang natin, pero pagdating dito sa leeward, ang gagamitin natin A, pagka leeward lagi, ang A natin is 2.733. Nagamitin natin yung UH, kasi nga pantay na sa dito. Then B, so dahil nasa leeward tayo, ang B natin is negative 0.5. Then C natin is negative 18 kasi negative internal pressure na tayo. So yung value natin negative 0.669 or negative 0.67. So the same value across the wall yung leeward. The side naman, calc yung Q natin is 2.7733. Then, yung B natin, so dahil nasa sidewall na tayo, ang CP natin is negative 0.7. Then, yung C natin, 18 pa rin. Then, equals negative 1.134. So, yun yung side natin. So, the same value. Sa roof naman, ganun ulit, calc 2.733 pa rin. Pero yung CP natin, so sa windward is 0.18. Negative 0.18. Then, yung GCPI natin, negative 0.18. Ayan. So, ito yung value natin, 0.074. So, the same sa sa leeward part ng roof, gamitin mo lang yung value ng CP, negative 0.3. Ayan. So, that's all for calculating wind pressure. So, dalawa yung table natin na na-produce. Ayan. So, meron tayo dito. Itong table na to is for negative internal pressure GCPI, negative 0.18. Kapagka implosion, pagka explosion naman, sabihin na patulak sa wall yung mga wind pressure, ito naman siya. Positive. So, positive siya. Yan. So, that's all for our topic na wind loads.